Clarine! Clarine! Malakas na tawag ng kanyang ama. Nang marinig ni Clarine ang nakakabahalang tawag ng kanyang ama mula sa labas ng kanilang bahay, alam niyang merong hindi magandang nangyari. Agad siyang lumabas at nakita niya ang kanyang ama at ang ilang mangingisda na nagdadala sa isang lalaking walang malay. Hindi nag-atubiling lumapit si Clarine sa lalaki at agad na nag-assess ng kanyang kalagayan bilang isang nurse at clinical instructor sa isang pribadong paaralan. Alam niya kung anong dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi niyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood niyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Clarine! Clarine! Malakas na tawag ng kanyang ama. Nang marinig ni Clarine ang nakakabahalang tawag ng kanyang ama mula sa labas ng kanilang bahay, alam niyang mayroong hindi magandang nangyari. Agad siyang lumabas at nakita niya ang kanyang ama at ang ilang mangingisda na nagdadala sa isang lalaking walang malay. Hindi nag-atubiling lumapit si Clarine sa lalaki at agad na nag-assess ng kanyang kalagayan bilang isang nurse at clinical instructor sa isang pribadong paaralan. Alam niya kung anong dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Halos hindi na humihinga ang lalaki. At nararamdaman ni Clarine ang mahina niyang pulso. Agad siyang nag-check sa posibleng mga sugat at nagbigay ng unang lunas. Tinanong niya ang kanyang ama at ang ibang mangingisda kung anong nangyari sa lalaki. Ngunit wala silang alam maliban sa natagpuan nila itong palutang-lutang sa dagat. Nanatili si Clarine sa tabi ng lalaki. Binabantayan ang kanyang kalagayan at nagbibigay ng kaukulang gamot. Habang tumatagal, unti-unti nang nakakabangon ang lalaki mula sa kanyang karamdaman. Ngunit hindi pa rin siya makaalaala ng anumang bagay, pati na rin ang kanyang sariling pangalan. Meron siyang amnesia dahil sa traumatic na pangyayari. Si Clarine ay determinadong tulungan ng lalaki na makarecover at maibalik ang kanyang memorya. Tinitiyak niyang makakatanggap siya ng tamang medical na atensyon at komportable ang kanyang kalagayan habang nasa ospital. Siya rin ang nagpa siyang hanapin ng tunay na pagkakakilanlan ng lalaki at alamin ang kanyang pamilya o mga mahal sa buhay. Sa buong panahon na magkasama sila, nabuo ni Clarine ang ugnayan sa lalaki. Nalaman niyang maraming bagay tungkol sa kanya, ang kanyang mga hilig at ayaw, ang kanyang mga libangan at mga pangarap, kahit na wala siyang maalala sa kanyang nakaraan. Meron pa rin siyang natatanging personalidad na nakakapukaw ng kanyang interes. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Clarina, nagkakaroon siya ng damdamin para sa lalaki. Hindi niya mapigilan ang pagkahumaling sa misteryosong nakaraan at nakakapigil hiningang personalidad nito. Ngunit alam ni Clarine na dapat muna siya ay magtuon ng pansin sa pagpapagaling ng lalaki at sa paghahanap ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bago ang lahat. Ang panandaliang tahanan ni Clarine ay naging ligtas na tirahan ng lalaking may amnesia na nasagip mula sa dagat. Wala talagang alam si Mang Nestor at ang kanyang mga kasamahan kung saan ang galing ang lalaki, kaya't nagpa siya silang alagaan muna ito. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumalapit si Clarine sa lalaki. Kahit may amnesia ito, mabait at masipag pa rin ang lalaki. Kahit sa mga gawain sa paghuhuli ng isda, ay nakakatulong pa ito kay Mang Nestor at hindi nagiging pabigat sa kahit kanino. Sa kanyang pagtira sa bahay ni Clarine, unti-unti nang nababawi ng lalaki ang lakas at naisip na ang bahagi ng kanyang nakaraan. Madalas itong nagtatanong kay Clarine tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang buhay. Ngunit walang sagot si Clarine na maibibigay. Ang tanging magagawa lang niya ay i-comfort ito at iyakin na magiging maayos ang lahat. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbukas ang lalaki kay Clarine tungkol sa kanyang mga takot at bighati. Natatakot siya na hindi niya maalala kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Naiinis siya dahil hindi niya makita ang anumang mga hint tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
ramdam ni Clarine ang kanyang desperasyon. Ngunit sinusubukan niyang manatiling positibo at may pag-asa. Kahit may mga hindi sigurado, nag-enjoy pa rin si Clarine ang lalaki sa pagkakapiling nila. Nahulog sa pag-ibig sina Esmael at Clarine. Binuni lang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng mas malalim na pag-uunawaan sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok ng kanilang pinagdaanan, napatunayan nilang malakas ang pundasyon ng kanilang relasyon. Habang magkasama, hindi mapigilan ni Esmael na mapansin kung gaano kaimportante si Clarine sa kanyang buhay at kung gaano niya ito kamahal. Isang araw, naging matapang si Esmael at sinabi niya sa kanyang mga salitang matagal niya nang pinapangarap sabihin na mahal niya na si Clarine. Ramdam ni Clarine ang parehong damdamin at naging opisyal na silang magkasindahan. Masaya sila at kontento sa kanilang pagsasama at nangangarap na magkaroon ng isang matatag na pamilya. Kaya naman mas pinagsikapan pa ni Esmael na magtrabaho ng mas maigi upang masiguro ang magandang kinabukasan nila bilang isang pamilya. Naging realidad ang kanilang pangarap nang malaman nilang buntis si Clarine. Pareha silang nagalak at hindi makapaghintay na makapag-welcome sa kanilang bagong sanggol. At lalo pang lumalakas ang pagmamahalan nina Esmael at Clarine. Alam nila na sila itinakda para sa isa't isa at nangangarap silang magsimula ng kanilang bagong buhay bilang magulang. Handa silang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay basta't magkasama sila. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula pa lamang at sila ay maglalakbay patungo sa bagong yugto bilang isang pamilya na may mga komplikasyon. Nagmamadali si Esmael papunta sa paaralan kung saan nagtuturo si Clarine. Excited siyang makita ang kanyang asawa at ibalita dito ang tungkol sa promotion niya sa trabaho. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Habang naglalakad siya sa abalang kalye, hindi napansin ni Esmael ang kotse na mabilis na papalapit sa kanya. Sumubok siyang umiwas, ngunit huli na. Tumama sa kanyang kotse at siya ay nasipan ng ilang mga hakbang mula sa punto ng aksidente. Nang magising si Esmael, siya ay nakahiga sa kama sa ospital, nakapalibot sa mga tunog ng mga makina at nakatitig sa mga nakabahalang mukha ang kanyang pamilya. Lumuluha ang kanyang ina at nagpapasalamat sa Diyos na nabuhay siya. Sumubok si Esmael na magsalita, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan at masakit ang kanyang ulo. Itinanong ng kanyang ina kung sinong nakakita sa kanya. Umaasa na may nakakakilala sa kanya at makapagbibigay ng higit na impormasyon tungkol sa kanyang 2 taong pagkawala matapos maanod ang yate na sinakyan niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi masagot ni Esmael ang kanyang tanong dahil wala siyang maalala tungkol sa nangyari. Ang alam lang niya ay nawalan siya ng memorya. At ngayon ay hindi niya na maalala kasama na nga ang kanyang asawa, si Clarine. Nakaupo si Clarine sa labas ng kanilang bahay, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ngunit sa paglipas ng oras, hindi pa rin ito dumating. Nagsimulang mag-alala si Clarine kung bakit hindi pa umuwi ang kanyang asawa. Habang ang mga araw ay lumilipas, tinanggap na ni Clarine na maaring hindi na bumalik si Esmael. Nanganak si Clarine na wala sa kanyang tabi si Esmael. Nag-aalinlangan din siya kung bumalik na ba sa kanyang alaala si Esmael at kung nakalimutan na niya sila. Isang araw, nagmamadali si Clarine patungo sa opisina ng kanyang paaralan nang bigla siyang nabunggo ng isang lalaki na nagdulot ng paggalat ng mga papel na hawak niya. Nanginginig si Clarine nang makita kung sino iyon. Si Esmael. Niyakap ni Clarine ang kanyang asawa ng mahigpit habang ang mga luha ay nangingilid sa kanyang mga mata. Nagtanong siya kay Esmael kung bakit hindi siya bumalik sa kanila. Ngunit walang reaksyon. Utugon si Esmael. Kaya't naiwan si Clarine na nasaktan na nag-iisip baka nakalimutan niya na ang kanilang pamilya. Nasaktan si Clarine dahil hindi na makakilala si Esmael sa kanya.
ang naibalik na alaala ni Ismelay tungkol sa buhay niya bago pa niya nakilala si Clarin. Ngunit mas nasaktan si Clarin nang malaman niyang may iba na itong kasintahan at engaged na si Ismael matagal na. Kailangan ni Clarin na mag-let go ng kayang damdamin kay Ismael sa kabila ng katotohanan meron silang anak dahil sa pagkakaiba ng mundo nila. Mundo ng mayayaman at sikat. Paano niya inaasahang makakasama si Ismael kung hindi naman siya kilala nito? Paano niya masasabing ama ng kanyang anak si Ismael kung wala nang alaala tungkol sa kanya? Habang abala si Ismael sa kanyang opisina ay biglang bumukas ang pinto at kinausap siya ng kanyang kasintahan na si Marian. Nagpakatotoo ito kay Ismael at sinabi niya na buntis siya. Ngunit hindi si Ismael ang ama. Alam ni Ismael mula pa simula na hindi siya totoong mahal ni Marian at tanging dahil lang sa kagustuhan ng mga magulang nito kaya nito siya pinili. Nang malaman niyang buntis si Marian ay nagdulot ito ng lungkot kay Ismael. Ngunit na-realize niya hindi niya kailangan magpakasal sa isang taong hindi siya tunay na mahal. Umalis si Clarin sa kanyang trabaho sa paaralan at nagdesisyon na magpakalayo kay Ismael. Hindi na siya umaasa pang babalikan ni Ismael, lalo na't mayroong ibang kasintahan nito. Nahiya siya sa sarili dahil sa pag-ibig na nararamdaman niya kay Ismael. Sa paniniwalang, magkakaroon sila ng masayang pamilya. Si Ismael ay nalulung sa alak, subalit isang araw, biglang sumulpot sa kanyang alaalang mukha ng isang babae. Ito ay mukha ni Clarin. Natanto niya na siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay at kailangan niyang ituwid ang mga bagay. Habang nakaupo siya sa kanyang nag-iisang apartment, hindi niya maiwasang isipin si Clarin. Patuloy na bumabagtas ang kanyang isipan sa mukha niya at alam niyang kailangan niyang makita si Clarin. Doon niya na-realize kung gaano niya nasaktan si Clarin at naalala rin niya ang panahon na magkasama sila at ang kanilang magiging anak. Alam niya na kailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan at ayusin ang mga bagay sa pagitan nila ni Clarin. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ni Clarin, iba't ibang emosyon ang bumalot sa kanya. Takot, pagsisisi, at pag-asa. Nagtatanong siya kung paano magre-react si Clarin sa bigla niyang pagbabalik matapos ang mahabang panahon ng pagkawala. Tatanggapin ba siya ng buong puso o itatanggi? Nang dumating siya sa harap ng bahay ni Clarin, nararamdaman ni Ismael ang kanyang puso na kumakabog sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Nang buksan ni Clarin ang pintuan, nakita ni Ismael ang isang nagniningning na pag-asa sa kanyang mga mata. Nag-usap sila at humingi ng tawad si Ismael para sa lahat ng kanyang nagawang mali. Hiling niya ang patawad at pangako na gawin ang lahat upang itama ang kanyang pagkakamali at maging mabuting ama para sa kanilang anak. Sa huli, pinatawad siya ni Clarin at nagpasya silang mag-umpisa muli. Nagpapasalamat si Ismael sa pangalawang pagkakataon na ibinigay ni Clarin sa kanya. Alam niya na hindi ito madaling gawin, ngunit gagawin niya ang lahat. Maging masayang pamilya lang sila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!